at ang mga iba'y nakahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga iyon. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa at nagbunga, ang ilay tigisang daan at ang ilay tiganim, anim na po at ang ilay tigtatatlumpo. At ang may pakinig ay makinig. At nagsilapit ang mga alagad at sinabi niya nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalita sa mga talinghaga? At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y pinagkaloob ang mga kalam na mahiwaga ng kaharian ng langit. Datapwat, hindi pinagkaloob sa kanila, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit sino mang wala pati ng mga nasa kanya ay aalisin sa kanya. Kaya't sila'y pinagsalitan ko sa mga talinghaga, sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nakakakita, at nakikinig ay hindi sila nakakarinig, ni hindi sila nakakaunawa. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang paraay hindi ninyo mapag-uunawa, at sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila mga kakita ng kanilang mga mata, at makarinig ng kanilang mga tainga, at makaunawa ng kanilang puso, at muling magbalik loob, at sila'y aking pagalingin. Datapwat mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nangakakakita, at ang inyong mga tainga sapagkat nangakakarinig. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na hinangad na makita ng maraming propeta at ng mga tao matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita at marinig ang inyong naririnig at hindi nila narinig. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan at ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili kundi sandaling tumagal, tumatagal at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay natitisod siya. At ang nahasik sa mga dawagan na iyong dumirinig ng salita ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang uminis sa salita at siya'y naging walang bunga. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita na siyang katotohanan nagbubunga. Ang ilay tigisang daan, ang ilay tig-anim na po, at ang ilay tig-tatatlumpo. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga at sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad si isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat, samantalang nangatutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapwat ng sumibol ang usbong at mamunga ay lumitaw nga rin ng mga pangsirang damo. At ang mga lipin ng puno ng isang bahayan ay nagsisiparoon at nagsabi sa kanya, Ginoo, hindi ba ka nagasik ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nagmula ang mga pansirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito at sinabi sa kanya sa mga lipin, ibig mo ba ka na kami ngay magsiparoon at ang mga iyo'y pagtipunin? Datapwat sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pansirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo.
pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga ani, ipunin muna ninyo ang mga pansirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapwat, ipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Sinaysay niya sa kanilang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil na binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Na siya ang lalong maliit sa lahat ng mga binhi, datapwat ng tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay at nagiging punong kahoy. Ano pat nagsisiparoon ng mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga? Sinalita niya sa kanilang ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae at itinago sa tatlong takal na naharina hanggang sa ito'y nalebadurahang lahat. Lahat ng mga bagay na ito'y sinabi ni Jesus sa mga karanihan, sa mga talinghaga, at kung hindi sa talinghaga, ay hindi niya sila kinakausap upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, bubukhin ko ang aking bibig sa mga talinghaga. Sasaysayin ko ang mga natatagong bagay, buhat ng itatag ang sanglibutan. Nang magkagayon ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay at sa kanya nagsilapit ang kanyang mga lagad na nagsisipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pansirang damo sa bukid. At siya ay sumagot at nagsabi, ang nangasik ng mabuting binhi ay anak ng tao at ang bukid ay ang sanlibutan. At ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian. At ang mga pansirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na nangahasik ng mga ito ay ang diablo. At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. At ang mga ani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa mga pansirang damo at pagsunog sa kahoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng mga anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mabagay na nakapagpapatisod at nagsisigawa ng katampalasanan. At sila'y gagatong sa kalan ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Kung magkagayi mga liliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama, ang may mga pakinig ay makinig tulad ng kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Gayun din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal nang mahanap ng magagandang perlas at pagkasumpong ng isang mahalagang perlas ay lumaon siya at pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda na nang mapuno ay hinila nila sa pangpang at sila'y nagsiupo at inipon sa mga sisidlan ng ang mabubuti. Datapwat itinatapon ang masasama. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas sa mga anghel at ihiwalay ang masasama sa matutuwid at sila'y gagatong sa kalaan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Napag-unawa baga ninyo ang lahat ng mga bagay na ito? Sinabi nila sa kanya, oo, at sinabi sa kanya sa kanila, kaya't ang bawat eskriba na ginagawang alagad sa karya ng langit ay tulad sa isang puno ng sangbahayan na naglalabas sa kanyang kayamanan ng mga bagay na ito ng bago at luma. At nangyari na nang matapos ni Jesus sa mga talinghagang ito ay umalis siya doon. At pagdating sa kanyang sariling lupain ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga
Ano pat sila'y nagtaka at nagsabi, saan kumuha ang tao ito ng ganitong karunungan at ang ganitong mga makapangyarihang gawa? Hindi baga ito ang anak ng aluwagi? Hindi baga tinawag na Maria ang kanyang ina at Santiago at Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At ang kanyang mga kapatid na babae, hindi baga silang lahat ay nanga sa atin? Saan nga kumuha ang tao ito ng lahat ng ganitong bagay? At siya kinatisuran nila. Datapat sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sarili, at siya hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan ng pananampalataya. Unang-una po sa lahat, marami po naging tema dito sa ating pong binasa. Ang pinaka naintindihan ko po dito sa binasa natin ay ipinapakilala po ng Panginoong Hesukristo. Unang-una, nabinasa po natin yung tungkol sa mga paghahasik ng mga hasik, na ang ating Panginoong Hesukristo ay naghasik na mga binhi ng mabubuting balita. Yung po yung kanyang mga iniaral, yan po yung kanyang mga inihasik, mga katuroang Kristo ang kanyang po mga inihasik sa lahat ng mga tao. Subalit, iba't ibang klase po ng mga tao ang mga nahasikan o nataniman na mga aral ng ating pong Panginoong Hesukristo. Mga aral, mga katuroang Kristo na sinasabi ng ating pong banal na kasulatan. Dahil marami pong mga tao ang una pagkarinig ng mga salita ng tungkol sa salita ng Diyos o yung mga aral na patungkol sa Diyos, narinig nila. Subalit pagkarinig, pumasok sa kaliwa, lumabas sa kanan. Parang walang natutunan. Ganun po yun. Yung iba naman, tama, pagkarinig, nasiyahan. Subalit na makaranas na ng sinasabing pagkatisod, nawala na. Yung iba naman, na karamihan po rito yung mga negosyante na nasiyahan po sila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Gawa nga po ng yung kanilang hanap buhay, mas binigyan nila ng priority. Kaya marami po ng mga negosyante, mas pinahihigitan nila yung kanilang mga negosyo sa pakikinig ng mga salita ng Diyos, at kapag dakay, nawawala rin po sila. Wala na sa pakikinig ng salita ng Diyos ang kanilang ginagawa, kundi napunta na ang kanilang atensyon sa pagpapayaman. At yung iba naman po na yung mga tao na nahasikan ng mga hasik ng ating Panginoong Hesukristo, yun nga po yung sinasabing mga yung nahasikan naman sa matabang lupa. Ito naman yung mga tao na parang kagaya ko, na nang marinig ko yung salita ng pastor, yung mga pangangaral niya, na nakita ko yung mga katotohanan ng kanyang mga tunay na aral. Dahil marami na po akong pananampalataya na napuntahan, na dito ko lamang po natagpuan sa katotohanan. May hinahanap po ako sa isang pananampalataya na dapat ding malaman ng lahat ng mananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo, na dapat po nating malaman sa isang pagsusuri sa pananampalataya. Kailangan po hanapin natin ang presensya ng mga banal na espiritu. Yan po ang napaka-importanteng hanapin ninyo. Hindi lamang po yung pagsusuri sa mga pangangaral. Dahil marami po ang magagaling manalita. Dahil sa galing nilang magtalumpati ay nadadaya ang mga puso ng mga taong walang malay sa banal na kasulatan. Bakit po ba wala silang alam sa banal na kasulatan? Unang-una, marami po mga tao ang hindi nagbabasa ng banal na kasulatan. Yan po ang maliwanag na katotohanan na nangyayari po sa ating pong lahat. Pero pakatandaan po natin lahat, ang sinabi po ni Propeta Josue,
Josue Kapitulo 1, talatang 8, basahin po natin. Napaka-importante po nito sa lahat po ng mga tao. Ang aklat na ito na kautusan ni huwag may walay sa iyong bibig. Nakita nyo na po. Ito daw pong Biblia. Ito po yung sinasabing aklat ng kautusan ay huwag may hiwalay sa iyong bibig. Sapagkat kailangan daw po nating tagbulay-bulayan ang lahat ng mga aral ng banal na kasulatan. Para kung sakali po makakita po tayo ng mga tao na nangangaral, kung sakali po mayroon tayong mga nabasa na pag-aralan dito sa banal na kasulatan, hindi na po tayo malilinlang ng mga taong nangangaral ng banal na kasulatan. Tuloy po natin. Kundi yung pagbubulayan araw at gabi upang yung masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Nakita nyo naman po. Napaka-importante po sa ating buhay na pag-aralan po natin ang banal na kasulatan. Bakit po ba? Kasi po, tandaan po natin lagi na ang Biblia, Diyos po yan. Basahin po natin ang Juan Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 14. Diyan po natin malalaman na ang Biblia ay Diyos. Kaya lamang po, maraming mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, hindi po nila ito ginagawa. Maraming mga tao ang binabaliwala ang banal na kasulatan. Kaya po pagdating ng pagkamatay ng isang tao, ano po nangyayari? Sabi nga po nang ito po ay isa lamang po ito sa pwedeng mangyari sa atin dahil mga hiwaga po ito na mahirap paniwalaan. Na kung sakali po na dumating po tayo doon kay San Pedro, binabaliwala po natin ang Biblia. So ibig sabihin, binabaliwala po natin ang Diyos. Kaya pagdating natin doon kay San Pedro, noong panahon na ikaw ay nabubuhay, binaliwala mo ako. Ngayon, sa kaorasan na ito, mababaliwala ka rin sa harapan ng dakilang Ama. Dahil ni minsan, hindi mo binigyan ng pagkakataon na pagbulay-bulay ng mga salita ng Diyos. Hindi po natin ito binibigyan ng pagkakataon. Hindi natin binibigyan ng pagkakataon na pumasok sa ating puso ang ating pong Panginoon. Upang siya maghari sa ating puso, sa ating isipan, sa ating mga labi. Upang sa pagsasalita po natin, hindi na po tayo makapagsalita pa ng mga kasamaan na makasasakit sa ating pong kapwa. Ang lalabas sa ating puso at sa ating bibig ay pag-ibig malasakit sa ating kapwa. Yan po yung mga taong natuto, mga nag-aaral ng banal na kasulatan. Natututo po sila ng mga aral, ng mga katuruang Kristo na dapat natin pong gawin na tayo nakakasunod dapat sa mga batas, kautusan ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay magtamo ng mabuting kawakasan. Ito po yung sinasabi po ni Propeta Josue. At kung sapagkat kung magkagayoy iyong pagiging hawahin ang iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So yun po pala kung tayo ay magbubulay-bulay ng ating pong banal na kasulatan. Ibig sabihin, inaalala po natin ang ating Panginoong Diyos sa bawat araw, sa bawat oras ng ating buhay. Ang ating Panginoong Diyos ay nakaagapay po sa atin. Ginagawa po natin gabay ang kanyang mga batas, mga kautusan. Dahil lang ito pong banal na kasulatan, ito po yung kanyang mga kautusan at ang kanyang mga salita. Na kung gagawin po natin itong gabay sa ating buhay, magtatamo po tayo ng mabuting kawakasan. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, hanggat may oras pa, hanggat may panahon pa, bigyan po natin ng importansya ang pagbabasa ng banal na kasulatan dahil tandaan po natin lahat na ang lahat ng mga karunungan na matututunan mo sa banal na kasulatan, sa pagbabasa ng banal na kasulatan, ito po yung mga kayamanan
na may ipon mo doon sa kalangitan na siyang gagamitin mo kapag ikaw ay lumisan na dito sa ibabaw ng lupa. Ito po yung magiging pasaporte mo kay San Pedro para ikaw ay papasukin niya sa kaharian ng langit. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, mag-ipon kayo ng kayamanan dito sa kalangitan, doon sa kalangitan. At huwag po tayo mag-ipon ng kayamanan dito sa sangkalupaan, dahil yung kayamanan na yan, lahat yan ay mawawala, at kahit sangkusing man, kahit isang piraso man ng piso, wala kang madadala. Kung ubusin mo yung lakas ng yung buhay sa pag-ipon ng kayamanan, wala pong kabuluhan yan lahat sa harapan ng dakilang Ama. Kaya po, kung sakali man, dahil nabubuhay po tayo dito sa ibabaw ng lupa, kailangan din po natin yan, mga kayamanan na yan. Subalit, mas pahigitan po natin yung pag-iipon ng mga kayamanan doon sa kalangitan. Dahil tandaan po natin lahat, mga kapatid ko, sa pananampalataya, hindi ito yung daigdig na ito, yung ating tahanan. Pakatandaan po natin, pansamantala lang po tayong maninirahan dito sa daigdig na ito. Dahil darating ang panahon, ang daigdig na ito ay ating iiwan, ating lilisanin, at magbabalik po tayo doon sa tunay nating tahanan. Paano tayo makararating sa tahanan ng Diyos kung wala tayong pasaporte? Wala po pagkakaiba to sa isang nag-a-abroad. Paano kang makakarating sa bansang iyong paroroonan kung wala kang pasaporte? Makakarating ka po ba sa bansang Saudi, sa bansang Japan, sa bansang Thailand, sa bansang kung saan mong bansa pupunta ka kung wala kang pasaporte? Ito pong gagawin natin, ang pupuntahan po natin ay ang kaharian ng langit. Doon sa kalangitan, paano tayong makakarating kung wala tayong pasaporte na gagamitin? Anong mangyayari? Doon po tayo itatapon sa dagat-dagat ang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan, dahil hindi po natin binigyan ng pagpapahalaga, importansya, pagmamahal ang mga salita ng Diyos. So, ibig sabihin, binaliwala natin sa ating buhay ang ating Panginoon. Masakit lang pong isipin na maraming mga tao ang binabaliwala ang banal na kasulatan. Maraming mga tao ang hindi nagbabasa ng banal na kasulatan. Kaya nga po ito pong sa pangalawang istorya na binitawan po sa atin ng Panginoon, ipinakita po niya sa atin dito yung kahalagahan ng kaharian ng langit. Ito po yung pangalawang istorya niya. Dito naman po ito sa mga yung kahalagahan po nito. Ito po yung kanyang ibig sabihin dito. Kung paano natin pahahalagahan ang kaharian ng langit. Kung sakali na tayo natagpuan natin yung kanyang kaharian dito sa lupa, paano natin ito pahahalagahan? Ang ibig sabihin po nito, marami po kasi mga talinghaga dito na binitawan ng Panginoon. Ang ibig sabihin po nito, kahit na meron kang relihiyon na kung matagpuan mo ang tunay na kinasasaligan ng ating Panginoon, kung saan siya nananahan, kung saan siya bumababa, kung saan siya nangangaral, nagre-revelasyon, kung saan meron siyang iniingat ang kaharian, dapat dumun ka. Iwanan mo yung iyong nakasanayang pananampalataya. Dahil sa harapan ng dakilang Ama, lahat ng mga pananampalataya na walang espiritu, na hindi ginagabayan ng mga banal na espiritu, wala pong kabuluhan yan lahat sa harapan ng dakilang Ama. Kaya tandaan niyo pong lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya,
kailangan na po nating malaman ang tunay na kaharian ng langit. Kailangan po nating malaman ang kaharian ng langit. Nandyan po ang Ama, Anak, Espiritu Santo, lahat ng mga banal ni Espiritu, lahat ng mga arkanghel, arkangeles ng kalangitan, at yung mga doktor ng kalangitan, nandyan po sila lahat, nagpapakahayag, nangangaral, nanggagamot, nagbabahagi ng mga biyaya at kapangyarihan. Kaya panahon na po mga kapatid ko sa pananampalataya na kailangan na po nating maalaman ito na ang tunay na kaharian ng langit, nandyan po yung kanilang mga presensya. Kung wala pong makikita kayo na presensya ng mga banal na espiritu mga kapatid ko, mag-isip na po kayo. Iwanan nyo na po yung mga pananampalataya na yan na hindi nyo alam. Ginagamit lang po kayo na mga pananampalataya na to. Kailangan nyo na pong malaman na ang tunay na pananampalataya nandyan po ang lahat ng mga banal na espiritu. Minsan po sinabi ko na po sa inyo ang kaibahan ng masamang espiritu, mga karumaldumal na espiritu, at yung mga banal na espiritu. Di po ba kapag ang masamang espiritu bumababa, lalo na kung pumasok sa isang tao, ano po magiging kalagayan ng tao na pinasukan ng masamang espiritu? Di po ba ang tao ay nagwawala, nananakit, kahit igapos mo pa yan ng tenikala, magpagpuputol-putulin yan ang mga tanikala dahil sa sobrang lakas na kapangyarihan ng mga masamang espiritu na sumalib sa kanya. Mananakit po yan at lahat ng humawak dyan, masasaktan, titilapon, at maaaring makapatay pa. Subalit, eto naman po ang mga banal na espiritu kapag sila po'y bumaba. Kaya nga po lagi namin sinasabi, Unang Juan, Kapitulo 4, Talatang 1. Basahin na po natin. Kaya po sa mga taong humahatol sa pananampalatayang ito, tumigil na po kayo, nagkakasala lamang po kayo na kung babasahin nyo po yung Mateo, Kapitulo 7, Talatang 1. Basahin nyo na lamang po yan, tumigil na po kayo sa mga paghatol ninyo. Dahil alam nyo naman, alam naman ng Diyos na kayo'y naninira lamang ng isang tunay na pananampalataya. Baka hindi nyo alam ang pananampalataya na inyong hinahatulan. Siya pala yung tunay na pananampalataya na kung saan naroon ang Ama, Anak at Espiritu Santo, lumalabas lang pala na kinakalaban nyo ang Diyos. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, mag-ingat po kayo sa paghatol sa mga pananampalataya, lalo na kung may mga bumababang mga banal na espiritu, huwag na huwag po kayong hatol dahil yan po yung magiging sanhi ng inyong mga kamatayan. Sinasabi ko lang po ito para maiwasan po natin yung mga ganitong masasamang mangyayari sa mga taong mapaghatol. Lalo na po sa mga taong pilosopo, baka yan pa ang maging sanhi ng iyong kamatayan. Dahil ang paghatol at pagyurak sa mga banal na espiritu, wala pong kapatawaran yan. Ito po ang kalagayan ng mga banal na espiritu kapag sila po'y bumababa dito sa kaharian ng langit. Siguro naman po, marami na akong naibigay na halimbawa, marami na po akong na-post sa social media kung paano bumababa ang mga banal na espiritu dito po sa kaharian ng langit. Sila'y nangangaral, pagbaba pa lamang po niyan, ano ang bumabila? Kapayapaan, kapayapaan sa inyong lahat na malayo at sa inyong lahat na malapit. Ibig sabihin, payapa siyang bababa. Ang dala niya at hatid niya ay mensahe buhat sa kaitaasan. Na ang dala niya ay pag-asa, pag-ibig, mga pangangaral kung paano tayo makikipamuhay
ng maayos dito sa ibabaw ng lupa at mag-iiwan po sila ng mga biyaya, lalong-lalo na po sa kanilang mga pinipiling mga tao. Kung napili ka ng banal na espiritu, ilahad mo lang ang iyong mga kamay. Pagkakaloob ang kanila ng mga biyaya at kapangyarihan sa iyong mga kamay. At yung mga, at yung pong ginagawa ng mga banal na espiritu kapag sila'y bumababa, nangangaral, nang gagamot, nang nagbibigay ng mga hula sa mga panahon darating upang maalaman natin kung meron pang, kung meron bang darating na mga dilubyo, kung may darating bang mga malalakas na bagyo, malalaman po natin yan upang tayo ay makapaghanda sa mga darating na panahon na kung meron mang isang kapamilya mo na mamamatay, pabibigyan ka po ng babala ng mga banal na espiritu. Kagaya na lamang po na sa aking panganay na anak, nakita po ng aming medium sa kalangitan na kanya daw po sa sinasakyang motor ay binangga ng isang van at ang aking daw pong anak ay namatay. Sana po makarating to sa aking anak na sana huwag niyang baliwalain ang mga mensahe po na ito ng mga banal na espiritu. Iyan po ang ginagawa ng mga banal na espiritu, nagbibigay po silang mga babala. At wala po kayong makikita ng mga banal na espiritu na nagwawala. Napakalaki po ng kaibahan, mga kapatid ko. Pumarito po kayo, siyasatin nyo ang bawat espiritu. Basahin po natin, 1 Juan Kapitulo 4, Talatang 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyo subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyong espiritu ng Diyos, ang bawat espiritu nagpapayag na si Jesucristo na paritong nasa laman ay sa Diyos. Kaya po ito yung lagi namin sinasabi na ang ito po, tandaan po natin yung talinghaga ng pastor. Ang isang palay, hindi po iyan dadami hanggat hindi mamamatay. Tama po ba? Dahil isang butil ng palay, kapag itinanim mo, di po ba yan ay tutubo, sisibol, at magkakaroon ng bunga, at dadami po yung kanyang bunga. Alam niyo po ba na ito ang hiwaga ng ebanghelyo na hindi po maalaman ng lahat ng mga mangangaral? Ang nakapagsiwalat po nito ay ang pastor lamang, na marami na pong mga Kristo ang lumabas sa ating panahon ngayon. Dahil sila yung mga taong umiibig at tumutupad at gumagawa ng mga ginagawa ng ating pong Panginoong Hesus nung panahon na siya po'y nabubuhay pa. At sila po yung mga tao na binigyang kapamahalaan ng ating Panginoon na maipagpatuloy yung kanyang mga nasimulang gawain noon nung siya'y nabubuhay pa na natigil po dahil sa siya'y pinatay. Kailangan nyo na po itong malaman na meron pong mga tao na ginagamit ang ating Panginoon. Sila po yung mga nagpapatuloy ng kanyang mga gawain na hindi niya na ituloy. Sila yung nagpapatuloy ng mga gawain niya, yung pangangaral, panggagamot. Malalaman niyo po yan sa kanilang mga kilos at galaw, kung paano po sila nagmimisyon. Makikilala niyo po sila. Sila po yung mga tao nagpapatuloy ng kanyang mga ginawa nung kapanahunan niya, ang mga makabagong apostol sa ating kapanahunan ngayon. Alam ko po na hindi nyo matatanggap yung mga salitang aking binitawan. Subalit, pakatandaan po natin lagi na ang mga banal na espiritu, gumagamit po sila ng mga tao. Naniniwala kayo na mga banal na espiritu gumagamit ng mga tao? Dahil kung bumaba ang mga banal na espiritu, kahit nandyan siya sa harap ninyo, hindi po yan makakakilos kung wala siyang gagamitin tao. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, ito po ang nais kong ipaalam sa inyo na ipinapayo po ito ni Apostol San Pablo sa inyong lahat. Basahin po natin Roma
Kapitulo 6, talatang 13. Kailangan po natin ipagamit ang ating mga katawan bilang kasangkapan ng ating Panginoon at hindi bilang kasangkapan ng kalikuan. Ito po ang nais ipahiwatig at nais iaral sa atin ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo. Ito po, Roma Kapitulo 6, talatang 13. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at inyong iwan at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran ng Diyos. So ito po pala, ipagamit po natin ang ating pong mga sarili, ang ating mga katawan bilang kasangkapan ng Diyos sa kanyang mga palatuntunan, sa kanyang mga batas na maitupad niya sa lahat ng mga tao ang kanyang mga kalooban, para makarating sa lahat ng mga tao ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa sangkatauhan. Ipagamit po natin ang ating mga katawan bilang kasangkapan sa katuwiran at kalooban ng ating Panginoong Diyos, ng ating dakilang Ama. At huwag po natin ipagamit ang ating mga katawan sa demonyo. Magiging kaaway po tayo ng ating Panginoon. At lahat na magpapagamit ng kanilang mga katawan sa demonyo, nakahanda na po ang dagat-dagat ang nagniningga sa apoy at asupri na siyang ikalawang kamatayan. Yan po yung mga taong walang awa, walang malasakit sa kanila pong kapwa. Sila po yung mga taong baka masaktan po kayo pagka binanggit ko. Sila po yung mga taong walang pakundangan na kahit magkamatay ang kanilang kapwa, wala po silang pakialam dahil sila'y walang awa sa kanilang kapwa. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, habang may panahon pa, habang may oras pa, pagsisihan po natin yung lahat ng mga ginagawa po nating lahat sa ating pong kapwa. Dahil tandaan po natin palagi na ang sabi ng Panginoon, anuman ang ginawa mo sa maliit na yan na sumasampalataya sa akin, hindi mo yan sa kanya ginawa, kundi sa akin. Ito po yung aking pong huling mensahe para po sa inyong lahat. Ito po ay galing sa aklat po ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan po pala ang katungkulan nating lahat ng mga tao. Kaya tayo na buhay dito sa sangkalupaan ay upang sumunod lamang sa utos ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya sa lahat po ng mga taong namumuno sa gobyerno, kailangan nyo na po itong malaman. Tama na po yung paggawa po natin ng mga batas na walang kabuluhan sa harapan ng ating dakilang Ama. Sinabi po niya yan na gumagawa daw po kayo ng mga batas na walang kabuluhan. Ang ipairal po ninyo sa ating panahon ngayon para tumigil na yung mga kaparusahan sa ating bansang Pilipinas at sa buong mundo, ipairal po ninyo ang 10 utos ng Diyos. Iyan po ang original order na dapat po nating masunod sa ating kapanahunan ngayon. At huwag nyo na pong ipatupad yung New World Order na yan. Dahil puro kaparusahan po ang ating tatamuhin kung papalitan nyo yung original na order ng ating Panginoong Diyos, yung po yung kanyang 10 utos na ipinagkalupo sa Propeta Moises na ngayon ay ipinatutupad na po ng ating pong pastor ang 10 kautusan na ito. Bakit po ibinigay ng Ama sa ating pastor ang pagpapatupad ng 10 utos na ito sa sangkatauhan? Ano pong hiwaga
meron sa kaharian ng langit. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan, hanapin niyo na po yung kanyang kaharian. Kailangan na po nito, ninyo itong malaman. Sa lahat po ng mga may pananampalataya dyan, okay lang po yung pananampalataya nyo na yan. Kahit iwanan nyo yan, kung wala naman po yung mga presensya ng mga banal na espiritu, bakit po kayo mananatili po dyan? Hanapin po ninyo ang pananampalataya kung saan nananahan at kung saan naroon ang presensya ng mga banal na espiritu, kung saan po sila bumababa. Panahon na po mga kapatid ko sa pananampalataya para po ninyo malaman itong mga bagay nito. Dahil panahon na po upang mahayag na ang tunay na pananampalataya na matagal na pong hinahangad ng sangkatauhan na mahayag ang Panginoon dahil nandun po siya nananahan. At tanda po natin lahat, ang sabi po dito sa 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat tubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ito pa po ang tanda po natin lahat, nasa panahon na po tayo ng mga huling araw na ang tupa at ang kanding ay paghihiwalayin na po ng Panginoon. Kaya ito po ang tingnan natin sa ating mga sarili. Tingnan po natin yung ating mga ginawa sa ating kapwa. Kung nakagawa ka ba ng masama, kung nakagawa ka ba ng mabuti sa iyong kapwa, tingnan mo rin po yung iyong sarili kung ikaw po ba ay isang kambing, kung ikaw po ba ay isang tupa. Malalaman mo po yan sa iyong sarili. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na po ng pagbabago, panahon na po ng pagkakaisa. Kailangan na pong mahayag ang lahat po ng mga katotohanan na ito na dapat niyo pong malaman na ang isang tunay na pananampalataya na ibinibigay sa atin ng Panginoong Hesukristo sa ating kapanahunan niya, siya po ang namumuno, siya po ang nagtatag, at siya rin ang namamahala dahil tayo po ay mga katawan ni Kristo. 1 Korinto kapitulo 12 talatang 27 hanggang 28. Basahin na po natin, ito po yung huli kong mensahe sa inyo lahat na dapat na po ninyo itong malaman na ang tunay na pananampalataya, sila po ang tunay na iglesia at katawan ni Kristo. Kailangan na po itong mahayag sa lahat ng sangkatauhan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ano man ang mawala, magkulang man sa sangkap na ito, peke po ang pananampalataya na kinakaniban ninyo. Hindi po ako magsasalita, kayo po ang maghula, kayo po ang magtingin kung ang bawat bibig kasing ko ay nasa inyong pananampalataya. 1 Korinto kapitulo 12 talatang 27 hanggang 28. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-sama ang mga sangkap niya. At ang Diyos, kita niyo po, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa mga iglesia. Ito po yung tunay na iglesia at tunay na kaharian ng langit. Una-una yung mga apostol, ikalaway mga propeta. Tingnan nyo na po yung mga pananampalataya niya kung meron po kayo mga propeta. Kapag wala po, mag-isip na po kayo. Hanapin nyo yung pananampalatayang may propeta. Dahil isa po yan sa requirement ng tunay na pananampalataya. Ikatlo yung mga guro. Sila po yung mga ebanghelista na nagahayag ng mga salita ng Diyos at nag-interpret ng mga mensaheng ibinababa ng mga banal na espiritu. Saka mga himala, hanapin nyo po yan, yung mga naghihimala na yung tubig ginagawang gamot, na yung tubig makapagpapagaling ng mga samot-saring sakit at karamdaman. Mga pagtulong, saka mga kaloob na pagpapagaling. Bakit po ba napaka-importante sa isang tunay na pananampalataya ang kaloob na pagpapagaling?
Dahil kailangan po ng isang pananampalataya, mayroon po yang mga kapangyarihan, mga biyaya, ang mga tunay na alagad ng ating pong Panginoon. Dahil sila po ay binigyan ng kapamahalaan ng ating Panginoong Hesukristo, dahil siyang namamahala, siya ang gumagabay, siyang pumapatnubay, siya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay sa loob ng pananampalataya. Kaya lahat po ng mga lingkod niya, lahat po sila ay binigyan ng Panginoon ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu at sa lahat ng samot-saring sakit at karamdaman. Kailangan niyo na po itong malaman, mga kapatid ko sa pananampalataya. Napaka-importante po ng kaloob na pagpapagaling, dahil hindi niyo na po kailangan pumunta pa ng mga doktor, hindi niyo na kailangan pang pumunta ng mga mamahaling ospital para lamang hanapin ang inyong kagalingan. Dahil ang kagalingan nyo ay nandiyan na po yan sa tunay na pananampalataya. Mga pagtulong, mga pamamahala at iba't-ibang mga wika. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, ito na po ang tamang panahon. Hanapin nyo na po ang Diyos. Hanapin nyo na po kung saan siya nananahan. Hanapin nyo na ang presensya ng mga banal na espiritu. Dahil nasa panahon na po tayo ng mga huling araw na kailangan na pong mahayag ang tunay na pananampalataya at kailangan ng mahayag at minimithi ng sangkatauhan ang pagkahayag ng dakilang pastor na ginagamit ng ating dakilang ama sa ating kapanahunan ngayon. Yun lamang po at magandang umaga po sa inyong lahat. Ang lahat na kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating dinataas sa ating dakilang ama. Siya nawa. Maraming salamat po.